Aros nyo guys, this way ang DIY shop. Ngayon, ang gagawin natin, mag-change soil tayo dito sa adventure natin. Bali, naka-due na siya. Naka-due na naman ulit siya. Bali, last change soil natin noong September 2. Ngayon, bali, due na siya. Ngayon, naka-ready na yung mga langis natin. Bali, gagamit ulit tayo, Delo Gold. Yan yung usually ginagamit natin, Delo Gold. At the same time, filter natin. Itong oil filter natin, bali, itong diniliver nila, original genuine parts. Yan. Dapat ordinary lang kaso yun lang available. Tapos i-share ko lang sa inyo guys, ito yung mga ginagamit ko sa pag-change oil. Ayan o, kaysa lahat ng uri ng mga sasakyan na ginagawa ko, pag nag-change oil ako, may iba't iba klase akong gamit. Hindi pa kompleto yan, yung iba nandun pa, hindi ko na lang mahanap. Ito, ayan guys, sa pagtanggal ng mga oil filter. Yan, yan mga gamit ko. Meron mga sinauna. Itong mga ginawa ko ito. Ginawa ko na yan. Yan, sa maliliit na oil filter. Ayan. Pero usually, ang ginagamit ko ngayon dati ito. Kasi meron akong set nito eh. I-set ng magmula sa malaking big sizes ng oil filter hanggang sa small sizes ng oil filter. Bali, ito gagamit ka lang naman dito. 17. Yan. Ganun lang naman yan. Yan. Sa pagluwang. Pwede rin dito. Yan. Ayan. Ayan. Pwede rin ito. Pasok mo lang yan, luwangan mo, o kaya higpitan mo. Yan, gano'n lang naman ang gamit niya. Yan. So, yan naman na guys. I-share ko lang kung anong mayroong gamit ako rito sa usually, iba't ibang sasakyan ng mga chine-change soil ko. Mitsubishi, Adventure, Suzuki, Isuzu, Honda, Toyota, Ford, Chevy, any. Kaya ka lang dapat kompleto tayo sa gamit. Lalo na sa mga tight space. Meron pa akong 3-finger na gano'n eh. Kaso, hindi ko lang mahanap kung saan. So yan naman na guys. Bali ito yung sasakyan natin uli. Bali last change soil ko nung September 3, 2020. Bali next change soil. Bali nung change soil ko ito 156,157,000. Bali dapat naka-due tayo 1,162,300. Kung titignan natin sa speedo natin. Speedo. Bali, ano na siya? 163,000. Bali, over na tayo ng ano? Nag-over na tayo ng 1,100. Bali, usually, ang change cell ko dito, every 5,000 kilometers. 4 to 5,000 kilometers. Ngayon, umabot siya ng 6,100. Bali, 6,200. Bali, excess tayo ng 1,200. So far, wala naman tayong dapat ikabahala. Kasi no, last time, nilagyan ko ito ng AMG, Aero Metal Guard. Kaya, okay lang. Kaya, sumobra tayo ng ano, ng 1,200. Pero sa susunod na, regular na ulit tayo. Every 5,000 kilometers. Nakalag na yung drain plug doon sa ilalim. Yung oil filter, nakalag na rin natin. At huwag nyo rin kalimutan, hanginan ulit itong air filter box. Kalagin itong air filter. Dito, isang clamp dito. Dito, pati ito. Ayan. Hanginan niyan guys. Ito, bali tinanggalan natin air filter ng Mitsubishi Adventure natin. Ngayon, huwag nyo rin kalimutan, every time na change soil kayo, huwag nyo kalimutan lagi nyo nang hahanginan yung air filter. Bali, usually ang pagpalit nito every 2 years yan eh. Hanginan muna natin guys. Hanginan nyo rito dito sa labas, and then pati sa loob. Hanginan mo lang guys. Para lumabas yung alikabok, para ginhawa na naman adventure natin. Guys, wala ito yung drain plug niya. Usually, pag nagtatanggal talaga ako ng drain plug ng ano, ng crankcase, oil pan o transmission plug, naglalagay talaga ako ng ano, ng Teflon. Kahit mga ilang ikot siguro, mga 5-7 ikot lang 'yan. Wala naman siyang leak, pero iwas leak lang. Protection. So, ilagay na natin yung drain plug dito sa adventure natin. Lagay na natin ito guys. Ayan, bali nalagay na natin ito. Itong drain plug, higpitan na lang natin guys. Higpitan na lang natin siya. Higpit lang, hindi naman sobrang higpit kasi may posibilidad na malost thread.
yung bolt hindi mo malolost tayo dyan, pero yung mismo oil bundle lata lang yan, yan ang malolost naman. Higpit lang guys, yan, higpit na yan. Saba-saba. Yan, higpit na yan guys. Gamit nating oil filter, bali Mitsubishi original, itong pinadala ng ano, halos sa kapresyo lang siya ng ano, ng replacement parts, kaya di okay din. Ngayon, bago natin ilagay ito, gaya ng sinasabi ko, huwag niyong kakalimutan lagyan ng grasa o kaya langis. Okay, sorry, grasa na lang nilalagay ko eh. Pwede rin langis. Maglalagay din ako ng langis eh. Yan. Lagyan niyo rin dito. Itong mismong thread niya. Yan. Yan, pati yung doon sa loob niya guys. Mayroong o-ring yan dito sa loob yan. Yan. Lagyan niyo yan. Para pag pinasok mo yan, pit na pit, hindi masusugat yung labi mismo ng o-ring. Ito naman, maganda siyang mag-flat. Sa next time nakakalagay nyo, hindi siya mahigpit. Ayan naman na guys, ilagay na natin doon. Sigurado lang na malinis ito guys, itong filter housing niya. Punasan nyo lang yan, tapos sigurado lang na malinis, walang buhangin o likabok na nakaano dyan kasi maaring bumara, tumukod, lalabas yung langis dyan. Basta importante malinis siya. Ilagay na natin. Ayan, pumasok na. Pasok na guys, higpitan na lang natin. Bali sa paghigpit ng oil filter, ibigay nyo lang yung lakas nyo sa kamay. Dahil mahigpit na, hindi ko na kaya. Ngayon, ikot natin siya ng 1/4 or 1/2 turn. Final. Gamit natin to belt. Belt type wrench. Ngayon, higpitan na natin guys. Yan. Yan ang gamit natin. 1/4 lang pwede na. Okay. Good na yan. Good na siya. Mahigpit na yan. Pwede na yan. Nahanginan na itong air filter natin. Ilagay na itong air filter. Ayan guys. Lagay na natin yung takip. At huwag nyo rin kalimutan, punasan nyo dito. Magtataka kayo, every time na mag-change soil kayo sa mga adventure nyo, bakit lagi may langis ito? Malinis na ito, pinunasan ko na. Normal lang talaga nagkakaroon ng langis yan dahil dala din sa breather. Ito yung pinaka-breather nya. Mayroong 1%, usually yan lumalabas dyan, usok, na may kasamang mist na 1% lang ng langis niyan, kaya natural lang na nagmo-moist yan. Kaya every year or every 2 years, kailan natin linisin natin to, itong buong intake manifold kasama ng EGR. Para matanggal yung mga tinga-tinga at saka yung mga barabara, yung mga carbon deposits na maaring magpapadali sa hangin, maaring liliit, kaya kasama ito sa maintenance every 1 or 2 years, every 30 or 20,000 kilometers or 40, depende sa inyo guys. Usually ako, ginagawa ko ito, pinaperform ko ito every 1 year. 1 year or 2 years, maximum of 2 years. So yan naman na guys. Kaya natural lang na linisin nyo lang dito, punasin nyo lang ng basahan. Nabuhos na natin yung 4 na litro na Delagold. Ayan, isusunod na natin ito guys. Alright. Yan, Delo. Subukan natin to. Tuwang-tuwa na naman adventure natin. Makakarating na naman kahit saan ito. Kasi dito sa adventure natin, lahat na maintenance nito binibigay ko. Kasi pag ako naman humiling saya sa kanya, pag sinabi kong punta tayo ng Benguet, punta tayo ng La Union, punta tayo ng Pagudpud, binibigay niya rin. Kaya give and take lang kami ng Adbi. Ang adventure natin guys, nasa sakyan. Kaya ko, pag sinabi niya, change oil muna ako, change oil na natin, change gear oil, differential, change gear oil, change transmission oil, palit, palit belt, palit, yan, ganun yan. Kaya give and take lang, kaya kahit saan kami makarating nito, hindi ako tinitirik nito guys, ganun ko kamahal itong adventure natin. Yan na guys, matulas na naman yung makina nito, hataw na naman ito, sana naman makarating nito. Bali guys, nailagay na natin yung lahat ng langis na Delagold 15W40. Ngayon, ready for start na tayo. Tapos check for air, for oil leak. Ang leak, pwede mangyari dito sa oil filter at saka sa drain plug. O sige, dadiyo. Start the engine. Ayan guys, start. Ayan. Start!
Guys, sumanda na yung adventure natin. Ayan. Check for oil leaks. Oil leaks lang tayo. Nandito tayo sa lalim. Check for oil leaks. Okay. Negative. Bali, negative siya guys. Wala siyang leaks sa drain plug, pati sa oil filter. So, good. Ngayon, mag-check tayo. Yung dipstick natin, kung hanggang saan yung level ng langis natin. Okay, then. Pag-ipatay muna. Shut off. Patay muna, standby for 10 minutes, then check for dipstick. Bali, today is December 1, bali, chainsaw natin today. Tapos, next chainsaw natin. At, bali, ang takbo niya ngayon, nasa 163,000 plus 5,000, 168,000. Bali, ang i-chainsaw natin ulito, sa 168,000 kilometers. Bali, ang actual mileage niya ngayon, 163,000. 100 something. So next chainsaw nito plus 5,000 another 168,000. Ito guys, December 1, next chainsaw at 168,000 kilometers. Baling gamit natin Del Gold. So hanggang dito na lang guys. Dito nagtatapos yung vlog natin. Please swing the WhatsApp. Sana may natutunan kayo. Abangan nyo na lang yung next video natin. Yung mga gagawin pa nating video, ito may ginagawa ako ngayon dito. First gen Honda CRV suspension problem yan. So dito na lang guys, this is Bewa Shop. Don't forget to like, share and subscribe. At huwag nyo ring kalimutan na tap the bell para updated kayo sa mga darating pang video. See you guys, bye bye. Keep safe everyone.